mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Eh ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang share na ibibigay ng kooperatiba sa atin. Dahil ayon sa napag-usapan namin ibibigay daw nila sa barangay ang 10% nakikitain nila. Ako, maganda yon Kap, para may pagkukuhanan tayo ng pundo kung may proyekto tayo. Di ba, mga kasama? Ay, tama, tama. Oo, yun. Maganda yun. Maganda siguro, Kap, kung ganito. Kung magdadagdag tayo ng waiting shed. Dahil tagulan na naman eh. Para may masisilungan ang mga pasayerong naghihintay ng basak yan. Tama din yan. Gagawag din yan. Bayag kami lahat. Sana isipan nyo yan. Anong masasabi ninyo sa mungkay ni Kagawad Gusting? Yan na ba talaga ang paggagamitan natin ng ibibigay ng pakturya na 10%? Totol kami dyan! Ay, dahil alam na namin ang plano ninyo, na masama sa amin. Tama ang sinabi ni Kagawad Asyong. May kasama kaming pulis at nakabidyo kayo. Sige, subukan ninyo kaming saktan. Subukan ninyo. May dalawang pulis sa labas. Patay. Patay tayo. Nasira na naman ang magandang plano natin, mga kasama. Oo. Ngayon, narinig ko yung sinabi ninyong 10% na ibibigay sa barangay ng paktorya ng chicharon. Tuwa kayo dahil may paghahati-hatian na naman kayo, no? Hindi ito yan, Kagawad Asyong. May visit ka talaga. Sige, sige. Masasabak kita eh. Subukan mong sapakin ako, Gusteng. Kung hindi, ipapahuli kita sa pulis. Sige, mapapatay kita, subukan na! Animal ka, mapapatay kita, Asyong. Mapapatay kita. Salita. Papatayin daw nila kami. Pumasok kayo rito, salita. Tulungan mo kami. Bubugbugin daw kami. Bubugbugin sinabi mo. Hindi naman ah! Hoy! Tingin na yung silang bubugin, kundi aris na namin kayo lang! Nakaw! Naluko na! Magandang araw po sa inyong lahat. Veronica, ang napakaganda sekretary ng ating barangay. Mm-hmm. Tuloy kayo dito sa aming gawaan ng chicharong kabute. Mga kabarangay, kumusta na kayo rito sa paggawaan ng chicharong kabute? Nako, okay lang naman kami. Kaya lang nainis kami sa mga nangyayari dito sa ating barangay. Alam ninyo, may nakakainis at nakakalungkot na balita. Ano naman yan, Veronica? Ano bang nangyari? Nako, naabsweldo sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong sa haharapin sana nilang kaso. Ano? Ano ka mo, Veronica? Naabsweldo sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong? Oo. Nakakalungkot na nakakainis na eh. Pati si Aling Insyang. Naabsweldo na rin dahil tinulungan sila ni dating Vice Mayor Timprosio. Ano ba naman yan? Bakit kasi nakikialam ang dating Vice Mayor na yon? Bakit hindi na siya makamove on sa pagkatalo niya? Oo nga eh. Visit talaga ang dating Vice Mayor na yon. Laging kinukonsinti ang mga masasamang ginagawa ni Kagawad Asyong. Sana tamaan siya ng malubhang sakit. Nako, masamang damo sila eh. Kaya mahirap silang mamatay.
Sana darating ang araw na maparusahan na sila ng Diyos. May sana. Pero mas malakas yata ang kapangyarihan ng demonyo kaysa sa Diyos eh. Eh, sila ang laging nagtatagumpay. Pero huwag kayong mag-alala. Kakampi natin ang Diyos. Kailanman, hindi magwawagi ang mga demonyo. Pero silang lagi magwawagi, Veronica. Kaya kailangan na natin kumilos para labanan ang kamangyarihan ng demonyo. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Nako, sinisilino na kami. Kung ang demonyo ay kayang pumatay ng mababait na tao, kaming mababait na tao ay kaya rin naming pumatay ng masasang demonyo. Kaya din namin. Ano? Tintin, ano nang balita sa nakakain ng mga chicharon na may inihalong lason? Naku ate, may isang basurero na nagsalita tungkol sa mga chicharon. Sabi niya, nakita raw niya ang mga chicharon na yon na itinapon sa basurahan. Tiningnan daw niya, tapos nakita niya ang chicharon, kaya inipo niya. At hindi raw niya isinama sa basura. Baka raw nagkamali lang yung nagtapon, kaya ibabalik daw sana. Kaso, may nagnakaw daw na dalawang lalaki. Tapos nakuhanan ng CCTV at nakilala sila. Ha? Sino ang mga yon? Sina Bunjing at si Boy. Yung bagong kaibigan ni Bunjing. Ayan o, malinaw ang pagkakakuha ng CCTV. Kaya pinaghahanap sila ngayon ng pulis para panagutin. Naku, puro alipuris ni Kagawad Asyong ang gumagawa ng kalukohan. O nga ate, sana mahanap na sila kaagad para panagutin. Sana nga, kaya lang nakikialam kasi yung dating Vice Mayor Tim Prucio. Tingnan mo, nakalabas na sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Malamang gagawa na naman ng problema sa ating barangay ang mga yon. Dahil gaganti sila kay Kapitan. Oo nga, ate. Bakit kaya hindi pa mamatay ang dalawang yun? Bakit buhay pa sila? Dahil may kasabihan tayong, ang masamang damo ay mahirap daw mamatay. Hindi ako naniniwala dyan, ate. Sabi-sabi lang yan at walang katotohanan. Ang sabihin mo, may kinikilingan ang batas dito sa ating bayan. Abay, tingnan mo, ate, oh. Kitang-kita na nga sa CCTV na si Aling Insiang ang naglagay ng lason sa chicharon. Pero naabsurdo pa rin. Sabi ng abogado nila eh, wala daw sapat na ebidensya. Oo nga eh. Kaya maraming nagkomento sa social media. Sabi nila, unfair daw ang hustisya sa atin. Kung ganun, may kapangyarihan pa rin si dating Vice Mayor Tim Prucio. Oo, Tintin. Dahil habang nakaupo siya, inalagaan niya ang mga pulis, abogado, at iba pang matataas na opisyal. Kaya kahit wala na siya sa posisyon, may boses pa rin siya. Alay mo kasi yan, hindi nakalaak. Pumasok ka na. Maraming aga sa'yo, Mayor. Alay, ikaw pala, Vice Mayor Agaton. Marahay na aga rin sa iyo. Oh, maupo ka. Eh, salamat, Mayor. Alay, anong atin, Vice Mayor? Mukhang may mahalagang sasabihin sa akin eh. Ano ba iyan? Oo, Mayor. Kumilos na naman si Tim Prucio. Ayun, malaking problema na naman ni Bayaw ang Asyong na yon dahil ginawan nila ng paraan para makalabas sila sa kulungan at ibinasura ang kaso laban sa kanila. Alay na ka, sobrang talaga iyang ginagawa ng Tim Prucio na iyaw. Ay talaga, Mayor. Kaya pakitulungan naman sila Bayaw para sa ikabubuti ng aming barangay. Oo. Ay, anong gusto mong itulong ko sa iyo, Vice Mayor?
Ay, Mayor, kailangan nila ang mahusay na abogado. Abogado lang ba ang problema nila? Alay, sige. Magbibigay ako ng napakagaling na abogado. Nag-practice siya sa Amerika. At kung saan-saan bansa na nanggaling, na ipinagtanggol ang kanyang mga kliyente at puros panalaw. Ah, wala pang kasong hinawakan din na nanalitaw. Ha? Ay sige, Mayor, para maalis na ang kanilang pangamba. Nasisirain na naman nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong ang mga magagandang plano nila Bayaw sa barangay. Ay, huwag kang mag-alala, Vice Mayor. Dahil hindi ko nakakalimutan ang pangako ko kay Bayaw Mau na kung masuliranin siya sa barangay ninyo, eh, sabihin lang sa akin at gagawin ko ang lahat para matulungan. Eh, mabuti naman kung ganun, Mayor. Dahil kung papabayaan mo sila, eh, baka hindi na magtagal ang buhay ni Bayaw. Baka takihin na naman sa puso at matuluyan na. Salamat ka, Bunjeng. Dahil magaling yung abogado na ibinigay sa atin ni dating Vice Mayor Timprosio. Bilib talaga ako sa abogado na yun, Lola. Ang galing. Eh, naabswilto ka agad tayo. Alam mo, sabi nila, kahit na anong kaso daw eh, kaya niyang ipanalo. Kaya malas nila karyong. Ganun ba, Lola? Magaling siya talaga, no? Malas nila Kapitan Karyo ngayon. Nakahanap sila ng katapan nila. Eh, oo. Sila ngayon ang ididimanda nila Kagawad Asyong at Kagawad Adog dahil pinagtangkaan daw silang patayin. Naku, parang nakikita ko na ang mangyayari, Lola. Parang nakikita ko silang nakaloon sa harapan ni Kagawad Asyong at si Kwan. Kagawad na doon na nagmamakaawa. Ay, oo, oo. Parang nakikita ko na rin ang mangyayari sa hinaharap. At kapag nangyari yon, duduraan ko sa mukha ang karyong na yon. Ako rin, Lola. Gaganti din ako sa kanya dahil lagi niya akong pinapahiya. Gaganti din ako. Sisipain kong ari niya para mabasag ang ilog niya, maramdaman din niya ang aking paghihigante. Ano ba yung sinabi mo sa akin na may plano ka na para pangtapat tayo sa proyektong pangkabuhayan ni Kapitan Karyong? Meron na, pare. Ganito ang gawin natin, ha? Eh, alam mo, maraming palaboy dito sa atin na bata. Oh, ngayon, kailangan na may magturo sa kanila. Maghahanap din tayo ng guro na wala pang napasukang pagtuturuan. Alam ko na ang ibig mo nga sabihin, pare. Ha, magaling, pare. Nagayan natin yung isang guro na may kariton at magtuturo sa mga batang pakalat-kalat sa kalye. Tumpak, pare. Di ba maganda yon? Babangu ang pagalan natin. Kung wala pa tayong mahanap, sino ang magtuturo? Huwag mong sabihin tayo, pare. Nako, hindi, pare. Hindi tayo. Tayo lang ang utak.
yung tinatawag na author. Ngayon, ang gagamitin natin na magtuturo, sina Aling Ilisang at si Bunjay. At yung bagong kaibigan ni Bunjay, kilala mo yon si Boy, alias Buyong. Tama. Sige, simulan na natin ang paggawa ng kariton para may magamit sila. Oh, Tintin, ano na naman ang nangyari sa'yo? Ate, naku, may bagong gimmick na naman sila kagawa Dasyong. Ha? Ano na naman ang gimmick nila? Ginaya nila yung ginawa ng isang guro na may kariton na ginawang eskwelahan. Ah, naalala ko na. Yung tinawag nilang kariton school. Oo, ate. At sinuporta na naman sila ni dating Vice Mayor Timprosio. At alam mo ate, ang daming nagkomento sa kanila na napakaganda raw ang naisipan nilang proyekto. Hindi raw tulad ni Kapitan na kulang sa diskarte. Naku, nagyayabang na naman sila. Oo nga ate, baka hindi pa alam ni Kapitan ito. Sabihin mo na sa kanya para malaman niya. Oo Tintin, mamaya sasabihin ko kaagad sa kanya. Ay dapat, ngayon muna sabihin para malaman niya kaagad. Oh, sige. Tingnan ko yung cellphone ko kung na-charge ko. At tatawagan ko na kaagad si Kapitan. Kagawad Gusting, tingnan mo. Ang daming batang nakikinig kay Aling Isyang. Parang tuwang-tuwa sila dahil nakapag-aaral sila kahit nasa silong lang sila ng punong kahoy. Oo nga, Veronica. Eh, parang bumenta yata ang gimmick nilang yun. Kaya lang, hindi naman tunay na guro yung nagtuturo eh. Baka iba ang mapag-aralan nila. Oo nga eh. Dapat i-report sa akin na uukulan ang ginagawa nila. Oo. Kailangan maksyon ng tulad kapitan para maproteksyon na ng mga bata. Mahirap na. Baka iba ang mapag-aralan nila. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabarangay. Karamihan siguro sa inyo, nagtaka kayo kung bakit kayo pinatawag. Ayaw nga po, Kapitan. Bakit po kami ayaw pinatawag? Ano yung magandang sasabihin niyo, Kapitan? Nako! Wala! Wala! Ayaw na ba? Eh, kaya lang, pinatawag ko kayo para balaan. Ha? Eh, babalaan mo kami, Kapitan. Balaan mo kami, Kapitan. Bakit? Alam ninyo, yung mga anak ninyo, hindi na pala pumupunta sa eskwelahan. Kwan, doon sila pumupunta, sa, Kariton School. Ganun ba? Oo, pero, nakikinig sila kay Aligin Siang at Bunjeng at Boy. Doon sila, doon sa Kariton School. Ganun ba ka? Pero, wala naman yatang masama kung doon sila pupunta. Marami naman silang natutunan doon at saka masayang magamatakap. Masaya sila. Oo, tama. Pero, baka naman iba ang maituro sa kanila. Kaya... Bakit ko sila pipigilan na pumunta doon, ha, Kap?
Bakit? Kagawad Asyong, nandito ka. Eh, kagawad Asyong, mali ang ginagawa ninyo. Baka kung ano na ang kahihilat na. Tama na, Kayong! Tama na! Sobra ka na. Bakit mo pipigilan ang kasiyahan ng mga bata, ha? Bakit? Oo nga naman, Kap! Ang Kap! Ang masayang mga bata! Hayaan na lang sila! Ang mga anak namin, masaya sila! Huwag mo na silang pakialaman! Pipigilan pa kaya ni Kapitan Karyong ang ginagawa nila Kagawad Asyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!